Subukan nyo na bang mangurakot ng pera? Subukan nyo na bang mangurakot ng pera? Subukan nyo na bang mangurakot ng pera? Oy! Ang kapal ng mukha ng isang vlogger, ginamit magkapera ang katayuan ni Yumol. Sorry ah. Walang practice. So ito nga po mga ka-streetwise. So kamusta po mga ka-streetwise? Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking Muntin channel. So ngayon nga po mga ka-streetwise, kung maalala nyo po, no, ginaman ko po ng content itong sulat nga daw po di umano ni Doc Yumol. Kasi nga, may mga vlogger nga daw po na ginagamit daw ang pangalan ni Doc Yumol para po makakolekta ng pera. So medyo nagrireklamo nga po si Doc Yumol kasi nga, hindi siya sigurado kung ang lahat ba ng mga pera na kinokolekta po ng vlogger po na to ay 100% po ay napupunta po sa kanya. So kung ngayon, kung mapapansin nyo po sa thumbnail ko po na yan, nakalagay po dyan yung mukha po ni General Macanias at saka ni Maharlika. Kasi nga po mga ka-streetwise, bago po ma-terminate po yung channel po ni General Macanias, ay na-research ko po na si General Macanias din po pala ay ang isa po na nagpo-proclaim na tumutulong daw po kay Doc Yumol. So nabanggit niya nga po yan sa isa niyang vlog. At especially po ngayon na si Maharlika ay talagang open. Open na open si Maharlika at walang humpas na pinangangalandakan ni Maharlika na isa siya sa mga tumutulong kay Doc Yumol. So kaya ako nga po nilagay po yung dalawang picture po ng dalawang vlogger po na yan. Kasi sila po yung nakita ko po na nagsa-self-proclaim na tumutulong nga daw po kay Doc Yumol na vlogger. So kung meron pa pong iba na kilala ninyo na nagsa-self-proclaim na tumutulong nga daw kay Doc Yumol, paki-comment lang po sa baba. Para nga po, makakuha po tayo ng hint kung sino ba talaga ang binabanggit po ni Doc Yumol dito po sa sulat niya. So mga ka-streetwise, ito po yung sulat nga po ni Doc Yumol. So nung na-content ko nga po ito nung nakarang araw, may mga page nga po na hindi malinaw. Kasi nga po, pinasa lang po sa akin. Pero eventually nga po, dahil nga po sa pangungulit ko sa kanya, di ba, at halos magmakaawa na ako para makakuha nga po ng malinaw na kopya para mabasa po natin ang pinakanilalaman po ng sulat po na yan. So, maraming salamat po sa iyo, ma'am, dahil pinagkatiwala niyo po sa akin itong sulat po na to. At para na rin po malaman din po ng ibang tao. Alam ko may magko-question po sa inyo kung totoo ba talagang sulat po ito ni Doc Yumol. So, ang sabi po sa akin, yung kamay po na yan na makikita nyo po ay kamay po yan ni Doc Yumol. Na pinicturan niya yung sulat na yan sa pamamagitan nga po ng cellphone nung mayroong idalaw. Diba? Mayroong idalaw eh. Meron pong pagkakataon, I think once a month ata or once a week, hindi ako sigurado, na pwede pong humawak po ng cellphone ang mga nakadetain sa kulungan. So, dito po nakakuha po ng pagkakataon po si Doc na ipakita po tong sulat po na to. Ang pagkakaalam ko lang ha, ang pagkakaalam ko ay I think meron ata siyang malaking posisyon or I'm not sure, no? Pasensya na, no? Gumagawa ko ng vlog ng hindi sigurado. Pero ang pagkakaalam ko po kasi na meron po siyang isang mataas na posisyon sa isang law firm na itong law firm po na to ang una pong humawak or tumulong po kay Doc Yumol nung ginawa niya nga po yung pamamaslang. So dahil nga po na medyo mabigat nga po talaga yung nakalaban ni Doc Yumol kasi ngayon nga po, nahuli na nga po, di ba, nakadetain na. So, ang labanan po ngayon ay abogado sa abogado. Law firm laban sa law firm. So pabigatan ng law firm. So, admitted naman po itong law firm po na to na hindi talaga nila kaya hawakan ang kaso ni Doc Yumol dahil nga raw, mabigat po talaga yung nakabangga ni Doc Yumol. So, para sa akin po kasi, nakakadagdag po kasi ito ng credibility sa sulat po na to. So, ngayon, basahin po ngayon natin ito pong nilalaman po ng sulat, tatlong page po ito. At kayo na pong bahala kung sino nga sa tingin ninyo ang binabanggit nga po ni Doc Yumol na nangongolekta daw ng pera gamit po ang pangalan niya. Isipin ninyo nakakulong na yung tao ginagamit pa para magkapera. So ulitin ko lang, kaya nakalagay dyan yung mukha ni General Macanias at saka ni Maharlika kasi sila po yung dalawang vlogger na nakita ko na lantaran nga po na binabanggit na tumutulong daw po sila kay Doc Yumol. So ulitin ko lang po ulit, kung meron pang ibang vlogger na kilala ninyo na ang sinasabi nila ay tumutulong nga daw po kay Doc Yumol, paki-comment lang po sa baba. Para po malaman po natin kung sino po itong vlogger na binabanggit nga ni Doc Yumol. Para lang ma-determine natin kung sino ba talaga. Para, 'di ba? Kasi ako na intriga talaga ako eh. So tara, basahin natin ha. Ito mas malinaw to. So ang sulat po ay ginawa po ni Doc Yumol noong November 11, 2022. So basahin natin ha.
So maraming salamat po sa lahat ng dasal, tiwala at suporta sa akin at sa aking pamilya. Nalalaman at nakakarating po sa akin ang mga kwento, pabati at dasal ninyo. Masakit man sa akin, pero kailangan ko kayong balaan sa isang nakakalungkot na pagtataksil at paggamit sa sinapit ko at ng aking pamilya upang makakolekta ng pera sa mga supporters ko at makapanira sa administrasyon, BBM at ng kanyang asawa at gabinete. So ang hint po dito, meron daw pong nangongolekta ng pera gamit po ang sitwasyon ni Doc Yumol at naninira po kay President Bongbong Marcos sa kanyang asawa at sa kanyang gabinete. So ito po yung isa po sa clue ni Doc Yumol. Okay, nakarating po sa akin ang mga ebidensya na limpak-limpak na pera na mahigit 200,000 ang nakolekta ng isang kaibigan sa social media blogger mula sa mga gustong tumulong sa pamilya ko na karamihan ay OFW. Okay, so meron ng ano ha, meron na sinasabi si Doc Yumol dito na isang blogger na nangongolekta daw po ng pera na umabot na nga daw po ng 200,000 pesos. Okay, so next page. Sinasabi po niya sa mga vlogs niya na ako at ang aking pamilya ay sinusuportahan niya. Okay, so ulitin ko lang, medyo mabagal yung basa ko, no? Sinasabi po niya sa mga vlogs niya na ako at ang aking pamilya ay sinusuportahan niya. Hindi po totoo yun. So sino po yung vlogger na nagsaself-proclaim na sinasabi niya sa mga vlogs niya daw na sinusuportahan daw po niya pati ang pamilya niya? So hindi totoo yun. So sino yun? Okay. So ito na yung part na hindi ko po nabasa nung nakaraang content ko kasi nga medyo malabo. So ito na. Masakit sa akin ito dahil siya ang tinuring ko ng kaibigan. Ate! So babae! Ay! Galalo! O babae pala. Okay. O so, ano na pala? Burahin na pala natin yung mukha ni General Macanias dyan sa ano? Sa thumbnail ko na yan. So hindi na si General Macanias pala yun. Kasi nga babae, ate nga daw. So, babaeng ahas? Baka yung babaeng ahas to. So okay, ate, mentor, confident ba to? Pero sa panahon na sadlak ang pamilya ko sa dilim ay ginamit niya itong pagkakataon upang makapang scam ng kapwa at sirain ang administrasyong BBM na dati naman niyang kinampanya at akin pa rin patuloy na sinusuportahan ang administrasyong BBM at Duterte. So ito na yung mga clue ni Doc Yumol. So babae na tinuring niyang ate, mentor, na dati sumusuporta po sa administrasyon po dati ni PBBM at ngayon po ay sinisiraan niya na ngayon. Okay. Ang galing. Ang ganda na pakakasulat ni Doc Yumol dito ha. Okay. Nais ko sanang gamitin ang pagkakataong ito para linisin ang pangalan ko sa kanyang paninira sa administrasyong BBM Duterte at mga kawani. Sa totoo lang, nahihiya ako dahil nagagamit niya ang laban ko, pamilya ko, sa paninira, pamumulitika, at panggagansyo sa mga OFW. Yon. Okay, so, guess nyo na. Kung sino ba yung vlogger na kung saan po siya nagsimulang batikusin ang administrasyon po na to, gamit po ang pangalan o ang sinabit po ni Doc Yumol. Siguro gets nyo na. Diba? Kasi may mga clue eh. So ito ang sumunod, no? Sa gustong magpaabot ng tulong para sa mga alaga ko, pasyente ko, at suporta sa akin, maari po kayong dumiretso at makipanawagan sa kuya ko sa Facebook. So ang pangalan po ay Chen Chen Yumol. So, dun nga po sa mga gusto pong tumulong nga po kay Doc Yumol, huwag nyo na pong ipadaan po sa vlogger po na to. Huwag nyo na pong ipadaan sa vlogger po na to na binabanggit ni Doc Yumol. So, dun po tayo, magbibigay po ng suporta or ng tulong financially, especially sa financially, dun nga po kay Chen Chen Yumol na kapatid po ni Doc Yumol.
Okay. Siya lang po ang inatasan ng aking pamilya na tumanggap ng tulong mula sa netizen. Talagang dito na lang po ang aking liham. Muli ay maraming salamat po at patuloy nating mahalin ang Pilipinas, Doc Chow Yumol. So, ang kapal ng mukha. Kapal ng mukha ng babaeng ito. Diba? Ang kapal ng mukha ng babaeng ito. Kapal ng mukha ng babaeng ito. Putangin na mo. Diba? So, ngayon, base nga po sa sulat po na to, kasi binabanggit nga po ni Doc Yumol na meron daw po siyang mga pasyente po sa loob po ng bilangguan. So, dahil nga po sa doktor nga po ito, si Doc Yumol, so, ginagamit niya yung knowledge niya para nga po makapanggabot nga po sa loob. Kailangan talaga ng financial support po nun. So, dun po tayo magbibigay po ng tulong kay Chen Chen Yumol, dun po sa kapatid niya. Huwag dito sa babae na vlogger na dati sumusuporta sa administrasyon na ngayon po ay sinisiraan niya at palaging sinasabi na tumutulong nga daw po kay Doc Yumol at sa kanyang pamilya na hindi naman pala totoo. Oh. Kasi kung pinangalanan sana ni Doc Yumol kung sino to, papangalanan natin. Di ba? Alam naman sabihin ko si Maharlika, eh wala namang pangalan. Oh. So kayo na lang po bahala kung sino po sa tingin ninyo ang binabanggit ni Doc Yumol. Kasi walang pangalan eh, pero andun na yung clue. Andun na yung clue eh. So ngayon, magre-research pa ako kung sino pa yung babae. Kasi ate eh. So ibig sabihin, matanders na, ate siguro eh. O di ba? Ate. Kasi si Maharlika, lola eh. Ewan ko. Sabi niya, lola daw siya. So, hindi ate. O, di ba? Ano po ba? Natatawa talaga ako sa'yo. So, yun nga, no? So, yun. So, gagawin ko, maghahanap pa ako ng ibang vlogger na babae, na ate, na dating sumusuporta po sa administrasyon na sinisiraan nga po ngayon na sinasabi niya nga daw po na tumutulong daw po siya kay Doc Yumol. So, gusto kong malaman kung sino yon. So kayo po, sa tingin niyo po, sino pong binabanggit po ni Doc Yumol dito sa liham niya po na to? So, para po makakuha po tayo ng hint, para makakuha po tayo ng clue kung sino ba talaga to. Baka si Mami Peng to. Kasi babae, ate, di ba? Baka si Mami Peng. Sino ba yung mga kalala kong vlogger? Si Lily, di ba? Si Lily, si Mami Peng, si Blackbird, sino pa ba? Si Chia bata pa eh, mga 27 lang ata yun eh. Si Mara Pot, sino ba? Sino ba? Si Mima, 'di ba? Ayun ang mga si Maharlika, 'di ba? Sino kaya? So ayun po, maraming salamat po sa inyong lahat, no. At syempre po mga ka-streetwise, gagamitin ko na rin po ito pagkakataon po na to para po humingi na rin po ng financial support para po kay Doc Yumol. So kung gusto po natin tumulong kay Doc Yumol, kontakin lang po natin yung Chen Chen Yumol, na kapatid nga po ni Doc. Huwag po doon sa babae. Okay? So maraming salamat po sa inyo lahat. Ako po si Takeru Miyamoto. Hanggang sa muli po. Babush!